Eto mga ka-traders, pag-usapan natin kung hold pa ba, kung dapat ba, dapat na ba mag-buy, or kung dapat naman ba mag-sell. So, pag-uusapan natin dito sa video na yan, dito tungkol lahat sa SLP. Kasi, guys, sobrang daming nalugi din, di ba? Sobrang daming kumita nung una dahil syempre, hype, no, pataas siya. Pero ngayong nag-retrace na, dinecline na sa 7 pesos, 0.14 dollars is equal, no, approximately in Philippine peso, 7 pesos yan. Umabot na siya sa ganyang price. And at the same time, yun na nga, dinecline na kasi marami na nagbenta. So kaya naman, pag-uusapan natin yan kung hold pa ba, dapat na bang bumili ngayon kasi mababa ang price. May mga sasabihin tayo, mga information para credible yung ating credible at matibay yung ating mga sinasabi dito. And at the same time, guys, no, dapat na ba mag-sell? So, pag-uusapan natin yan. And by the way, guys, kung bago ka lamang sa aking channel, no, dahil napanood mo ng video na ito, dahil nirecommend sa'yo ni YouTube, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader, no? Isa rin akong Gen Z investor. Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, trading, coin analysis, at iba pa mga tips sa trading. Kaya mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, especially guys ha, especially araw-araw po akong may updates and analysis dito sa SLP. Talagang ang mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para ma-update din kayo kasi totoo tayo sa mga sinasabi natin at may kasamang trading psychology pa. So, and bago tayo magsimula pala sa lahat po ng nanonood dito ngayon, guys. Kung beginner na trader ka man or player ka, gusto mong matuto ng trading, gusto mong matuto na bumasa ng chart, may ginawa po akong trading group chat for beginners. Wala pong bayad miski piso, lahat po pwedeng sumali. Ang tanging gagawin nyo lamang po para makasali sa ating trading group chat ay unang-una, mag-subscribe po sa YouTube channel na ito. Ayan po, pakipindot lang po yung subscribe button dahil nakikita ko po kung sino po yung mga nag-subscribe. At pangalawa po, i-like nyo din po yung video na ito para malaman ko kung nagugustuhan nyo ba yung mga kino-content natin. And lastly, mahalaga din na i-comment nyo sa comment section dyan yung Facebook name nyo. So syempre, paano ko kayo marireach out or paano ko kayo may-add kung wala namang Facebook name. So ayun po yung mga gagawin, mga kailangan gawin para makasali sa ating trading group chat for beginners. So without further ado, guys, mag-start na tayo. But before I start, no, gusto ko magbigay ng disclaimer na sasabihin ko ang point of view ko lang, no, as an investor, as a day trader dito sa SLP, kung dapat ba mag-hold, yun nga, kung anong dapat gawin ngayon. At depende sa atin yon, sa huli, tayo pa rin na magdidesisyon kung hold pa ba, sell na ba, or dapat na bang bumili ngayon. Kasi, no, nasa akin ang mga information na kailangan nyo malaman at nasa inyo ang pagpaplano at pag-execute ng plano nyo. So, kaya po ganun, nasa atin pa rin, no, sa huli. Kaya naman, kung malinaw po sa ating lahat yon ay mag-start na tayo. At ngayon, makikita natin na talagang bumaba na po ang SLP. Negative 40%. Kung mapapansin nyo po dun sa nakarang video ko, no, nitong ngayong araw lang din, kasi pinipilm ko to as of, ayan, mag-aalasing ko na ng hapon ng November 6, Saturday. So, talagang bumaba na siya. Noon pa lang dineclaim na sa 7 pesos. Ano bang dapat gawin? No? So, analyze muna natin yung mga kinokomento ng tao. Kasi dito sa aking YouTube, maraming comments, maraming naipit. Ito pa, ito yung lesson din na makukuha natin. Guys, I highly suggest na tapusin nyo po ang panonood sa video na ito dahil makakatulong po sa atin yon. So, ang una po dyan, no, noon pa lang, nakalive ako guys, November 4. Actually, November 5, 12 a.m. Kumbaga, madaling araw na ng kaka-November 5 lang. So, yung night no, November 4, right? And then, yung nag-AM na, November 5. So, yung naka-live ako, sinabi ko na sa mga kaibigan ko, actually, sa live ko, sinabi ko na, Sir, mga mama at sir, kapag ka may profit na kayo, no? Eh, kasi yung iba nagko-comment, Sir, hindi pa ako nakapagbenta, ano na ba, hold ko pa ba, sell ko na ba, ano ba sa tingin nyo? So, eto, malinaw yung sinabi ko noon, na mga ma'am at sir,
kapag ka may profit na kayo, no? At umaabot pa nga ng 6.50 pesos, umaabot ng 6.70 hanggang sa nag 7 pesos, hindi pa rin nagbenta. Bakit? Ang gusto, 10 piso, ang gusto 10 piso pataas. It means na gumagana yung emotions natin dito sa trading na, uy, kailangan gusto ko pa, tataas pa to, gusto ko malaking kita. Diba? Pagka ganun, eh wala talaga tayong mapapala dito sa trading, right? Kapag unahin niyo yung ano, 'di ba, yung profit first. Pagka profit na kayo, sinabi ko yun, pagka profit na kayo, mag-take profit na kayo kasi anong advantage noon? May wawawala ba sa inyo pagka nag-take profit kayo nung kahit sabihin natin sa 6 na piso kayo nag-take profit? 'Di ba? Malaking bagay na 'yan, laking upside na noon, ang laking profit na noon, right? So, yung mga ayun yung lesson na makukuha natin dito. 'Di ba? Kapag ka may profit ka na, benta mo na. Ayun yung sinasabi natin, 20%, 30%, yung iba, naka-profit ng 80%, di ba? So, ayun yung sinasabi natin, kasi yung iba, nagdadalawang isip, sell, boss, sell ko na ba or hold pa din? No? Para sa akin, ako, nag-take profit na ako dyan, nun pa lang, no? Ayun kasi yung dapat na mindset sa trading, kapag ka, bibili ka na itong SLP, halimbawa, nakabili ka sa baba, no? Umabot na siya ng 50%, na gain, edi benta mo na. Wala namang mawawala sa iyo eh. Madadagdagan pa yung pera mo. No, huwag ka na mag-assam kahit na tumaas pa siya ng ganito, ganyan. Ang mahalaga, eto nga yung advantage, no, kung nakaprofit ka na dyan sa banda dyan. Kumbaga, ang advantage yun, save ka na, Brad. Diba? Save ka na sa pagbaba na ganyan. Eh, ano ngayon? Kung hindi ka nag-take profit, edi ipit ka. So, ayun yung unang learnings natin dito. Kasi nga, guys, at yung nag-drive ng pagtaas nito, unang-una muna, may binago sa game, may update na nilabas yung Ronin Index, no, kahit nga failed daw, pero kasi good news yun eh. No, good news na nag-live and then naapektuhan na bago yung emotions or yung sentiment ng mga traders into positive. So trading psychology po itong sinasabi ko, ha. It deals with our mind. Kumbaga parang yan sa basketball or sa mga mind games, parang nababasa mo na kung ano yung igagalaw, right? Ganun yun eh. Nababasa mo na kung ano yung possible na gawin ng kalaban mo or possible na galaw nitong isang bagay na ito. So therefore, talagang naapektuhan, naging positive yung emotions ng mga traders and yung sentiments, kaya umangat yan ng ganyan. Unang-una pa lang dito pa lang, naispatan ko na yun na, uy, umaangat-angat itong SLP ha, baka mag-breakout na nga. So, ayun na nga, na-impluensya na nga at naging positive naman. Kaso, eto na. No? Ito yung second learnings natin. Unang-una yung pag-take profit. Kung may ganito man ulit na mangyari sa SLP or sa other coins. Yung pangalawa, no? Halimbawa, pataas na siya. E tapos, wala ka pang hawak. Gusto mong bumili. In short, gusto mong bumili, gusto mong sumabay, gusto mong makapasok. Di ba? Maraming din nagtatanong, sir, pasok pa ba ako dito? 6 na piso na SLP. Eh, may ginag-comment din kasi na, yung kaibigan ko, sir, bumili ng SLP, 6 na piso. Or sa ano pa nga daw, or 7 pesos. Talaga na tiyambahan pa yung tuktok eh, no? So, nakabili daw sila doon. And, ano ba, tataas pa daw ba? Hold pa daw ba? O hindi na? Para sa akin, no? Unang-una, ba't ka naman bibili ng napakataas? Tapos, di ba, ito na, kung makikita natin kung nandyan pa lang yan, ito, nakakatakot nga eh. Yung sinasabi ko palagi, guys, na yung sinasabi din ni Warren Buffett na kapag ka ang mga traders, when traders are in greed, ibig sabihin nun, fear, no, magkabaliktad. Ibig sabihin ng greed, ayan nga, maraming bumibili. Ibig sabihin, may demand, no, lahat gustong bumili. Ayun, may greed. Good greed yon. Pero ang ibig sabihin daw nun ni Warren Buffett ay peer. Bakit ka mo peer? Ayan nga kasi, oh, hindi natin talagang it's totally unusual, no? Na kung saan peer ang namumuo sa takot ng market kasi hindi mo alam yan kung kailan talaga babagsak eh. So, ibig sabihin, kailangan pag-aralan natin ang entry natin. And at the same time naman, yung kabaligtaran naman yung sinabi niya na when people are in peer, ibig sabihin nun, greed, no? Ibig sabihin, pagpababa ng pababa naman, no? Pagka nasa peer zone ang mga tao, may mga whales dyan na sasamantalihin, ibig sabihin yung greed, right? So, parang vice versa lang din yung logic niyang ganun. And kaya ganun naman,
bakit ka mag-e-entry ng napakataas? Lalo na kung alam naman natin ng SLP, ay yung price movement nito is being driven by the emotions, by the news, by the hype of the people. Right? Kaya kung makikita natin, sabi nga nung nag-comment na isa na, "Sir, player po ako. Hindi ko naman po inihiling na tumaas siya ng sobrang taas, basta 5 piso, okay na po ako doon." Sino ba ang sino yung most na gustong tumaas ng SLP? Di ba yung mga traders? Kasi ang gusto ng mga traders, angat agad. No, walang ganun, hindi. Oh, sige, nangyari nga, pero ano nangyari? Baba agad, di ba? Ang sinasabi natin dito, para sa akin ha, mas okay nang hindi umangat nang mabilisan ng SLP, no? Yun nga, mas okay sa akin na hindi na mabilis umangat ang SLP, pero may sustainability for the long term. What do I mean? Ibig sabihin, kahit na hindi siya mag-pump ng 10 piso pataas next week, kahit na hindi siya mag-pump ng 20 pesos next month, basta, kumbaga, ano siya, namimaintain niya yung isang range at may long-term growth siya. Kaya pag tinignan natin dito sa one-day time frame, makikita nyo na ang lala talaga ng volatility. Ayan o, di ba ayaw natin makakita ng ganyan? Pag bumili ka sa tuktok, lugi ka pa. What do I ano sinasabi natin dito, yung unti-unting pagtaas. 'Di ba? Ayun yung gusto natin eh. Ayun no. Yung ganun, hindi yung parang na-hype lang, tumaas yung price dahil sa hype. Ang mga players hindi ganyan yung ano nila, yung goal nila. Ang goal nila dito, sustainability for long term. Pero nga dahil may mga nagtitrade nitong SLP, ang price movement ng SLP ay nadadala ng emosyon ng tao, nadadala ng sentiment ng tao. So naiintindihan nyo po yun, itong lesson natin, nakatulong na sa inyo, trading psychology itong mga sinasabi ko eh. And, so ayun po yung second lesson natin na, di ba yung first lesson natin, yung pag-take profit, pangalawang lesson yung pag-entry. Di ba? So pagka ganyan na, huwag ka na mag-entry muna. 'Di ba? Antayin mo muna mag-retrace eh. Ano bang nawala sa iyo pag di ka nag-entry? Wala naman, safe pa rin pera mo eh. Kung nag-entry ka, 'yun ang malala. Pagka nag-entry ka, tas bumaba, no? Kala kasi ng mga tao, okay, tumaas ang SLP forever na tataas, bibili na ako ganito ganyan. Oh, ano nangyari sa inyo ngayon kung hindi kayo nagplano? Anong nangyari sa inyo ngayon kung bumili kayo base sa kumita kasi yung kaibigan kong nag-invest ako sa SLP? Kumita kasi yung nakita ko sa Facebook. Naku, hype ang SLP, tumataas, invest na rin ako. Ganun ba yun? Hindi ganun po yun. Dapat pinag-aaralan, ito lang naman yung point sa second na learnings natin eh. Pag-aralan nyo muna bago kayo pumasok. Sinabi ko na yan sa live ko nun. No? There will be a price range, there will be a time na bababa ang SLP. Dahil sa, natural lang naman yan eh, no? Natural lang dahil sa sobrang taas na naabot ng SLP, sa tingin nyo walang magbebenta? Yes or no? Di ba, may magbebenta at may magbebenta at may magbebenta pa rin dyan. Kasi nga, yung mga traders, nagsisigurado ng profit yan. So, nag-gets nyo yung point natin kung bakit ba ganito yung ginagalaw ng SLP. And para naman sa ngayon, di ba, so, na-discuss na natin yung noon. So, sa ngayon, ano na bang dapat gawin? Buy ba? Hold or sell? So, para sa akin, no? Para sa akin, wala dyan sa tatlo yan sagot ko. Dahil, nakadepende ang decision nyo dapat, no? Nakadepende yan sa sentiment ng market. Paano ba natin malalaman yung sentiment ng market? Unang-una, malalaman natin yan sa candlestick. No, bibilangin nyo lang, ano ba yung mas lamang na candlestick? Yung red ba? Or yung green? Yung bullish ba? Yung bearish? Kasi pagka nakita nyo ganyan, at this time, positive yung sentiment. Talagang greed. No? Ngayon kasi, simula nung dinecline sa 7 pesos, bumalik na ulit yung selling pressure. I mean, naging negative na ulit. Ayun kasi yung ini-interpret sa atin, ayun yung sinasabi sa atin eh. Bumalik na ulit yung fear, uncertainty, and doubt. Pero kumbaga, hindi pa rin natin mali sa isipan natin na pwede pang umangat dahil may support pa. Ayun naman yung good side. Pero, diba, ang sinasabi natin dito, unang-una dyan, sa pagbaba ng SLP ngayon, unang-una, nadagdagan yung selling pressure. Marami nang nagbenta, diba?
And pangalawa, humina yung momentum. Why? Kasi kung malakas ang momentum niyan, dito lang siya mag-i-stay, oh. Diba? Diyan siya mag-i-stay. Kaso nga, sa sobrang lakas ng selling pressure, marami nagbenta, parang chain yan, eh. Parang, parang chain, right? Parang chain mail, parang ano eh, kumbaga pag may nag-sell, uy, nakitan, bumababa SLP, sell na rin ako. Hanggang sa karamihan ng may hold ng SLP, nag-sell na. Kaya para sa akin, good to observe. So, anong i-observe natin dyan, sir? Anong gagawin natin dyan sa SLP? Good to observe, no? Observe nyo muna kung mag-i-stay ba siya sa range na to, yung binidyo ko nga kanina. Itong dalawang green line na to, no? In layman's term, nag-aakto as a last line of defense. Kumbaga parang, okay ka lang bumaba, okay lang bumaba SLP, basta may tatambayan siya na isang range na kung saan hindi na siya ulit babalik dito, hindi na ulit bababa. Kasi kapag ka bumaba pa ulit dito yan, ibig sabihin, wala, namatay yung momentum, nawala, humina. As in totally, kasi hindi sinalo eh. Kaya, yung mga may hold dyan, no? Yung mga may hold dyan na nakabili ng mataas, so, I recommend din na hold. Kasi, kapag ka naman may lumabas na good news ulit, no? Aminin man natin sa o hindi, kasama na talaga yung hype dyan. So, may possible tumaas ulit tong SLP. So, pwedeng bumaba. Yes, sinasabi ko, pwede pa siyang bumaba dito sa 3.30. Yan, sinasabi ko na yung pesos. 3.30 to 3.40 pesos. Pero, may pag-asa din mag-bounce sa mga price levels na ito. Kumbaga, naglalaro lang yung muna yung price niya dito. Ayun na muna ulit yung goal natin. No, kasi kapag ka nag-predict tayo no, uy, 20 pesos next month, hindi ako naging totoo sa inyo. Kaya nga, as I have said, positive or negative, sasabihin ko yan sa inyo para makatulong talaga. Honest lang tayo dito. Kasi maraming makakapanood nito, 1,000 views, at pinagkakatiwalaan nila yung mga sinasabi ko. Kaya, sa totoo lang tayo. And, may nagtatanong, sir, bakit pa bago-bago analysis mo? Bakit? Yung sentiment ba ng tao, hindi rin pa bago-bago? Di ba pabago-bago din? And kaya nga natin, no, paulit-ulit tayo ng paliwanag. Kaya natin ina-analyze itong SLP araw-araw. Kaya natin tine-technical analysis itong SLP araw-araw dahil ang kada isang oras or kada isang araw ng galaw ng SLP ay mahalaga at dahil marami ring nagte-trade na itong SLP. Ibig sabihin, trader, ginagamit niyang technical analysis. Kaya nga, tingnan nyo, paano natin masasabi na hindi kailangan yung technical analysis eh, may mga traders dito. Right? So, para sa akin, for the conclusion, huwag muna kayong bumili. No? Dahil, wala pa sa timing yan. No? Makikita natin yan kung mag-i-stay ba sa range nitong, eto, approximately nga, mga nasa 3.10, 3.20, 3.30, pesos. So, support is arranged kasi hindi lang porket one, oh, eto, dito na ako, bibili agad. So, hindi. Magtingin kayo ng range na kung saan pwede pa siyang bumaba. Eto yung nakikita natin na support eh, kasi naging resistance siya dito, naging resistance ulit, and then nag-breakout, and then your previous resistance becomes now your support, right? So, ayun yung nakikita natin ngayon sa SLP. At wala pa tayong totally prediction for the long term na akyat ng ganito, akyat ng ganyan. Kailangan guys, sa pagte-trade ng SLP, maging realistic lang kayo. Kasi nga, guys, itong mga, may mga traders kasi na hindi nag-aaral, papasukin lang nila. May mga traders na walang trading plan. May mga traders na nakikihype lang. No? Eh, hindi po dapat ganun. Hindi kayo kikita, I swear. Kung kikita man kayo, isa, dalawang beses, tatlo. Pero, lifetime, hindi nyo mauulit. Kasi, again, wala kayong sapat na knowledge, kumbaga nakikirelay lang kayo sa ibang tao. So hindi po dapat ganun kung gusto nating seryosohin or kung gusto nating matutunan talaga itong trading. So binahagi ko rin ang values na pagiging trader at investor dito, hindi lang yung pag-analyze natin sa SLP. I hope guys, marami kong natulungan. I hope marami din kayong natutunan galing sa akin. At yun na lang, mag-ingat kayo. 2 days ago ko pa sinabi, 'di ba, na there will be a time na bababa ang SLP. Hindi natin makakailayan dahil natural lang naman 'yon na bumaba. Kasi nga nag-TP yung mga tao, nag-take profit,
nag-withdraw na, right? So, ayun na lang for the conclusion. Huwag basta-basta bili nitong SLP. Mag-intay kayo ng tamang timing. Kapag kami good news, malaking tulong yon. And lastly, no, ilagay nyo lang sa SLP. Halimbawa, magte-trade kayo. Or kung hindi man kayo magte-trade, bahala kayo. Pero kung may willingness kayo mag-trade, ilagay nyo lang sana yung pera na kaya nyong mawala sa inyo. Kasi we cannot deny the fact that every investment has its own risk na associated doon. So therefore, no, pumili lang kayo or mag-allocate lang kayo ng certain amount of money na okay lang sa inyo, na i-risk. No? Kasi walang 100% profit dito. Walang guaranteed, walang ganon. So, pinaparating ko lang sa inyo yung negative din kasi baka akalain ng tao, pataas na ulit ng SLP, ganito, ganyan, magsaya tayo. So, hindi ganon. Kaya tayo nalulugi, puro tayo emotions. Paganahin natin ang ating intellect, no? Paganahin natin ang ating analyzations, lalo na kapag may hold tayo. So, yun lang. Guys, ako naman ang pagbigyan nyo. I-comment nyo naman sa comment section yung insights nyo and perspective nyo sa SLP. Ano na ba? Tataas ba talaga to ulit ng 10 pesos above? Or bababa na siya ng below this 2 green candlesticks na 2 pesos? Sa tingin nyo, ano bang pupuntahan niya? Pababa ba or pataas? And lastly, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel kasi guys, kung natulungan ko kayo, kung pag nag-subscribe kayo, natulungan nyo na rin ako. So, thank you and God bless us all guys. Lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do. Lalo na kapag kami kasamang pera na natin yan, mas lalo na kapag pinaghirapan natin yung pera, i-value natin at huwag tayo basta-basta pumasok sa kahit anong investment.